Hello guys! Good morning, good afternoon, all over the world! For today's video guys, is magbibilang tayo ng mga naipon natin na barya sa Autoload Max. Yes guys! Kaya nakita nyo, siniparit ko yung tig-5 at tig-5 para madali na lang nating bilangin maya-maya. Kaya tatlong pundok, kasi 5, 10, 20 at piso. Para hindi tayo lalong matagalan sa ating pagbibilang, kaya siniparit ko siya kasi nakalagay siya sa lagayan natin ng arenola na halo-halo. Kaya siparit natin bago natin bilangin isa-isa. Kaya samahan nyo ako guys, magbilang and keep on watching! At ayan, inumpisahan na po nating bilangin yung 10 peso coins guys. At i-next natin yung mga 5 peso para ano na siya. Madali siyang mabilang natin kasi nga nakasiparate na siya. So, kwento ko lang guys. So, maganda din pala yung meron kayong Autoload Max sa inyong mga sari-sari store kasi yung mga barya-barya na naiipon, pag medyo marami na, pwede ninyo siyang idagdag puhunan sa inyong autoload or idagdag puhunan sa inyong mga paninda. Yes guys, malaking tulong din yung mga kahit pa 2-2, 3-5 yung patong natin sa ating load. Kaya nakakatulong din siya para pangdagdag natin puhunan. Or pandagdag ninyo sa inyong punan sa Autoload Max at sa inyong grocery item. Yung barya na yan guys is nung December yan siya at ngayon is January. Second week, third week ng January, binilang ko siya. Yan, idagdag natin yan sa ating puhunan sa ating Autoload Max. Actually guys, sa Globe at TM lang yan siya. Hindi siya kasali ang Smart. Magkaiba po ang lagayan ng aking Smart at yung Autoload Max at yung dito sa mga item dito sa aking tindahan. Kaya ginanyan ko siya guys. Isa din yan siyang tip or discarte as a sari-sari store owner para siparit yung mga benta para hindi ka na mahirapan kung nandyan yung ahente, doon ka na kukuha at bibilang doon sa Autoload Max, doon sa Smart Globe, or kung may mga ahente sa mga item, grocery item, doon ka na din kukuha para hindi siya mahalo. Kasi actually noon guys, isahan ko siya dati, parang hindi ko kaya, parang ma-over
nag-overpurchase ako sa grocery, pagro-rota ng ahente is wala na akong maibigay sa ahente ng Globe or Smart. Kaya tinay ko siyang siniparate. Kaya ilang taon ko na din yan ginawa. Kaya effective naman siya sa akin, guys. Kaya patuloy tayo sa ating pagbibilang. Kwento ko lang, guys, sa isang pagsari-sari store. So, hindi talaga siya madali. Kailangan mo ang sipag, tiyaga sa iyong pagninegosyo, dasal at determinasyon. Kasi sa isang pagsari-sari store, kailangan mong magtiyaga sa piso-piso. Kasi ang iba sa tingin nila na may sari-sari store owner ka na is big time ka na, marami ka ng pera, marami ka ng income sa araw-araw, lalo na pag nakikita nila na maraming bumibili sa iyo araw-araw, akala nila is marami ka ng pera, marami ka ng ipon. No, hindi 'yon ang ibig sabihin, guys. Para malinaw sa lahat, yung marami pong mga nakikita niyong mga bumibili, so hindi pa po 'yon, kung marami man kaming benta sa araw-araw, hindi pa po 'yon kita namin. Yes, guys, kasi kailangan mo pang anuhin yun siya na maano siya sa benta mo araw-araw. Kasi rolling-rolling lang ang isang sari-sari store, guys, is puro palabas yung pera. Puro rolling-rolling lang siya. Pamili ngayon, benta ngayon, pamili bukas, tapos pagpo-purchase, tapos benta bukas, ganun ang ginawa. Ganun ang status ng isang sari-sari store at isang pagninegosyo. Kahit anong negosyo, guys, is rolling-rolling lang talaga yan siya. Wala kang mahawakang matagal na pera sa ano mo, sa kamay mo, kasi nga pinapaikot-ikot mo lang yung puhunan mo. At yan, sa piso na naman natin ang ating bilangin, kasi tapos na tayo sa tigsi 5 at 10 peso at may konting 20 pesos. Kaya keep on watching pa rin kayo, guys.